Sa inyo lahat ng aking mga kabarangay, sasasabi ko lang, tayo ay may busilak na puso, magaling tayong maghanap buhay, magaling tayong magmahal, magaling tayong tumulong. Pero, sana naman, huwag lang puro si Papa ang tutulungan nyo. Bago kayo pumunta dyan, kung meron na kayo, lumingon kayo. Nandyan ang inyong magulang at ang inyong mga kapatid. Mga anak, gusto kong ipailala sa inyo na ang buhay natin ay nasa 10 commandment ng Panginoon Diyos. Mahalin mo ang iyong magulang, nanay at tatay, and the rest I will do for you. Di ba napakaganda pangako ng ating Panginoon? Mahalin lang natin ang ating magulang at siya nang bahala sa ating kinabukasan. Pagagandahin niya ating buhay dahil minahal at tinulungan natin ang ating magulang. And I always believe na yung magulang natin, kapatid natin, pag tinulungan natin, some of them will go astray later on. But still, pamilya natin yan. Si Papa, okay lang yan, matatanggapin ang mga magulang natin, basta natulungan na natin sila. Pero kung hindi ka nakakatulong sa mga kapatid mo, sa mga nanay mo, at puro ka lang kay Papa, isusumpa ka talaga ng magulang mo. I-reroot lang natin yung ating kapaitan. Ilagay natin sa tama yung ating pagtulong. Tumulong tayo sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong sa atin. Dahil marami din namang humihingi ng tulong na nagsasamantala lang. Pipiliin natin yung sino ang tutulungan natin. At pagtutulong tayo sana, huwag pera. Tulungan natin silang makabangon. Tulungan natin silang bigyan ng moral support. Bigyan natin sila ng magandang emotional support. At tulungan natin sila maghanap buhay. At sigurado ako, mamahalin tayo ng tao.